Great morning sa inyo lahat. Great morning at na-miss ko po kayo. Salamat po at namamalagi pa tayo. Malakas, buhay, nakaligtas sa lahat ng pagsubok sa pandemyang ito. Ang ating topic ngayon ay, ang topic ay discouragement, encouragement, management. Nasa pandemya tayo ngayon. Buong mundo ay nasa lanta po ito na hindi natin alam kung kailan matatapos, kailan magkakaroon ng kakambal, kasi nag-mimitate, nanganganak. At ang importante sa akin, stay safe, stay alive. Bagamat yung iba, tulad ng sa Cebu. Sino po si Tatay Lito before First Bite of Class? Ako po'y katulad din ninyo na nasa career. Ako isang teacher, naging caregiver, sinubukan mag-abroad hanggang sa nagkasakit. At dumating si First Bite of Class sa buhay natin bilang tao. Nakaranas din po ako ng iba't ibang karamdaman. Dahil sa kain ng kain, eating ng eating, walang exercise. Humba ng humba, walang zumba. Ako po'y naging overweight, naging diabetic na rin, at nagkaroon ng rheuma. Kaya nakasulat dyan, money cancer. Yun po ba nababasa niya? Paano ko na notice na kailangan ko na palang alagaan ang sarili ko? Kasi minsan, yung ating outside focus, nakafocus sa anak, nakafocus sa iba, nakafocus sa career, sa trabaho, ay nalilimutan na natin na, teka muna, yung katawan ko pala hindi ko naalagaan. Nag-swimming kami sa Boracay, kung kailan to. Tawag sa akin ng pansin, yung picture ng paa ko, nangingitim na. Yung pala, senyales na sinasabi sa akin ng paa, pa-check up mo naman ako. Matagal na kitang binubuhat-buhat, tinatakbo-takbo, hindi mo man lang ako napapansin. Pero ngayon, dahil sa First Bite of Plus, dahil sa pag-aalaga ulit sa katawan, yan po yung aking paa ngayon. Parang paa ng bata, bagong panganak lang. Kaya itong products na ating titignan, ano ba ang dapat mong malaman ngayon? What to know first? Bakit ito ang gusto kong itapik? Liban sa maraming nag-request. Magkalaban talaga itong dalawang ito eh. Discouragement, maaring sa loob ng gagaling, or sa labas. Yung encouragement, ganun din, maaring sa loob, maaring din sa labas ng gagaling. Lalo na ngayon, sa panahon natin, na natrap tayo sa isang pandemya. Dito, meron akong dalawang salit na kailangan po nating pagukulan ng pansin. Yung skill on self-encouragement. Darating ang time, ikaw at ikaw pa din ang kumakausap sa sarili mo. Ngayon, bakit natin kailangan bantayan ang ating sarili? Meron kasi tayong kalaban eh, na hindi natin alam ang meaning nito sa likod. Ito pala yung Satan's special tool. Yun lang ang gagamitin niya para ikaw ay panghinain. Kaya binigyan ko muna ng kaulugan kung ano ang ibig sabihin itong encouragement. Dalawang mahalagang salita na matutunan natin ngayon bilang tao, bilang dealer at leader ng First Bite of Plus. Ano ba ang tinatawag na encouragement sa Tagalog? Panghihikayat. Sino manghihikayat sa iyo? Sarili mo. Sino manghihikayat sa iyo? Ibang tao. Yung bang ibang tao na manghihikayat sa iyo, positive ka ba? Hinihikayat? Negative ka ba? Hinihikayat? Ikaw na may-ari sa katawan mo, sa isip mo, paano ba hinihikayat ang iyong sarili? Kailangan kung hikayatin mo man ang iyong sarili, ay pupunta ka sa positive effect. Kasi pag nag-negative ka, ikaw din ang kawawa. Pag nag-positive ka, ikaw din ang napabuti. Tignan natin ang kaulugan nung kasangkapan ng kalaban natin na si Satan. Discouragement, ibig sabihin panghihina ng loob. Talagang walang ibibigay sa atin na mabuti itong discouragement, panghihinain ka talaga. Now, ang sabi, gusto mo tagumpay, our best success comes after our greatest disappointments. Binibilang natin minsan ang ating mga disappointments. Ano yung disappointments? Sa Tagalog po yung kabiguan. Maraming bigo, no? Nabigo kung saan-saan. Nabigo sa anak buhay, nabigo sa jowa, nabigo sa asawa, nabigo sa karir. Napagtagumpayan mo ba yan? Sapagkat ang meaning nito kay Henry Ward Beecher na kung napagtagumpayan mo yung pinakamatinding kabiguan mo, eh may tuturing na tagumpay. As a dealer of First Bite of Plus, what are some roots of discouragement? Bilang dealer na First Bite of Plus, salamat po sa mga
leaders na nag-initiate, nag-invite ng kanilang kapwa leaders na para pakinggan ito ngayon. Ano ba yung mga some, mga pangunahin na maaaring ma-encounter natin bilang dealer, bilang leader ng First Vital Plus? Parang gusto mong magtuloy, parang hindi. Parang kanta yan eh. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong magtagumpay pero bakit di ko magawa? Ito yung ilan sa mga dahilan. Number one, pandemya kasi ngayon eh. Lockdown eh. Gusto ko mang lumabas, ang dami nagbabawal o bawal lumabas. Kung minsan, paglabas mo, ang dami rin nakakatakot sa labas. Yung lumalapit sa'yo, di mo alam, carrier na pala. Pangalawa, bilang dealer, ano yung ating na-encounter na minsan ay nakapagpapahina ng loob? Yung malpractice ng marketing online and offline. Ikaw tama presyo mo, ikaw tama marketing mo. Pagkatapos, yung mga dati mong suki ay sasalubungin ka kung ano-anong mga sinasabi, mahal ang presyo mo, kaya nanghihina loob ng ibang mga leaders. Pangatlo, nako pagkabagot. Pagkabagot. Kaya sa YouTube, meron tayong napanood doon na dahil sa pagkabagot, wala yung naisip niyang gawin ay patayin ang mga mahal niya sa buhay at pagkatapos ay nagpakamatay. Eh, yun lang palang ending. Di sana huwag na siya nandamay. Ano? Dahil hindi niya alam paano i-manage yung nararanasan natin ngayon na pagkakulong dahil sa pandemya na yan. Number 4, exposure sa COVID positive. May nakasulat dyan sa screen, 3 times na expose. Siyempre, 3 times na nag-quarantine. Ako po yan, nagpa-swab test kami. Ay, meron mga positive kami mga kasama. Kaya ano kailangan gawin? Mag-quarantine. Kaya yung ginawa namin, 14 days, 21 days, hanggang 1 month. Para lang matiyak kami na ligtas na kami. All of a sudden, may pasyente na naman, hindi mo alam na positive na naman, na-meet mo na naman. Kaya, yun ba ang cycle ng buhay? Halimbawa, nakalagpas ka sa 1 month quarantine ay eto na naman, na-expose ka na naman. Yun pong ibig sabihin na ang mundo ay isang malaking kulungan sa kasalukuyan. Ito yung ilan lamang, 4 na napili ko na ilan sa nagpapahina ng loob ng isang dealer. Ano ang negative emotion o effect sa ating damdamin? Okay, yung mga mahihilig na maghanap ng mga sagot sa mga tanong nila. Ang sabi doon sa Bible, dahil sa paglaganap ng kasamaan, laganap ng kasamaan ngayon, wala kang bansang puntahan na wala itong kasama ang ating nasasagupa. Ano mangyayari ngayon? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kasi nga, yung kasamaan, ang iniiwasan natin, kaya dati mong ginagawa, eh gusto mo mong gawin dahil sa pag-iingat mo at yung iba at humina ang loob ng iba. Kaya ito, babantay lang naman natin ang ating sarili. Ima-manage natin ang ating sarili bago i-manage yung iba. Approve ba kayo dyan? Thumbs up nga po? Okay, salamat po sa mga nag-thumbs up. Isa pa, dagdag doon sa negative effect ng mga problema. Labis na pagkabalisa. Ano dahilan? Oh, ito na, financial. Kasi hindi kumita. Lalong naghirap, maraming nagkasakit, marami ang namatay. Affected ba kayo? Ngayon, dahil sa matindi problema, ano ang iniisip ng marami? Iniisip mo ito, iniisip ko rin. May pag-asa pa ba sa panahong ito? Sino ang aasahan mo? Meron bang aasahan? Lingon ka nga sa kanan at kaliwa. Meron ka bang maasahan dyan? May pag-asa pa ba? Yan ang hinahanap natin ngayon eh. Di po ba? Mabuti na lang, ang First Vital Plus, hindi tumitigil. Laging may action. Kaya sinabi ko, solution. First Vital Plus, solution, action, and hope. Ang company natin, proactive siya. Mula sa may-ari, kay Ma'am Doy. Hello po, Ma'am Doy. Salamat po sa suporta mo sa amin nung panahon kami nasa quarantine. Mabuhay ka po, Ma'am. God bless you more, Ma'am. Ang pandemic ay ginawang best normal ni First Vital Plus. Ginawa niya ang power of 6 for leaders. Ang tanong ko ngayon sa mga leaders, kabisado mo na ba ang power of 6? Kumbaga sa gadget, kung kayo po ay aware doon sa James Bond na pelikula, bago pumasok sa isang misyon si James Bond, binibigyan siya ng maraming powers. Binibigyan siya ng maraming gadget na di niya alam saan niya gagamitin to, kailan niya gagamitin. Ganyan po si Ma'am Doy, ay ito yung mga gadget
na kanyang inisip at ginawa para sa mga leaders. Kaya una, yung power of six na dati wala, lumitaw ang power of six. Kabisado mo na ba? Tanungin mo yung katabi mo, kabisado mo na ba ang power of six? Lumabas din yung online rules and discipline to protect the company and the leaders. Kasi wala tayong magawa ngayon, kundi pumasok tayo lahat sa online. Ang problema dun sa iba, ni walang kaalam-alam pagdating sa technology. Takot siya sa online, takot siyang kumalabit ng gadget. Akala niya sasabog pag kinalabit niya yung laptop ng kanyang anak. Kaya paano ngayon to? Lumabas ang online, lumabas ang ating online marketing program. Wala tayong choice kundi pag-aralan to talaga. Nagkaroon din ng aksyon laban doon sa mga nagbebenta ng mali. Kasi po, para maprotektahan ang interest ng mga leaders at ng company. Itong mga topic na binabanggit ko sa itaas ay i-discuss sa mga next meetings. May ginagawa si First Vitaplus para sa iyo, para sa akin, para maging positive tayo, para mag-focus ba tayo. Ano mang mangyayari, nakafocus tayo doon sa magandang sinimulan natin na First Vitaplus. Pagdating sa focus, kaya lumabas sa itang focus eh, dahil maraming nakaka-defocus, tama po? Maraming nakaka-defocus. Kaya saan ka ngayon titingin? Sa focus ba? O sa defocusing agent? Meron akong madalas ikwento, ito alam nyo na, pero gusto ko lang ikwento ngayon. Merong binatilyo, nagbebenta ng Biblia. Ang Biblia ay isang libro na mahirap ibenta sa mga Kristiyano na. Ha? Kristiyano na pero ayaw pang bumili ng Biblia. Bakit? Katwiran niya, may Bible na kami. Itong batang ito, talagang nakafocus siya na ibenta sa Biblia. Ang isa pang problema nitong binatilyo, ngongo. Alam niyo ba yung ngongo? Mili ana Biblia, mili ana Biblia. Kung ayaw mong bumili ng Biblia, pupunta ako sa bahay mo, ikukwento ko araw-araw. O sige nga, alas 4, madaling araw kumakatak na. Naupo, chapter 1 tayo, chapter 1. Para mabili mo ang iyong kapayapaan, bibili ka ng Bible. Kaya mabenta siya kasi nakafocus. Nung nabentahan na niya lahat ng Bible, ang problema ngayon, wala nang bibili. May nakapag-advise sa kanya na magpastor ka. Sabi niya, good idea. Ano ibig sabihin? Good idea. Nagpastor, naging pastor, nagsermon. Ano sabi ngayon sa sermon niya doon sa simbahan niya? Tetut, si Jesus daw. Pinatay sa kurot, hindi sa krus, pinatay sa kurot. Nakita niya yung focus niya. Hindi ko naman sinabing magungungunguhan kayo sa pagbebenta ng First Vitaplus. Baka maawa at bibili sa iyo sapagkat na nakulitan. Salamat po sa pagiging proactive ng company. Number 2. Salamat din sa mga proactive leaders, mga uplines, mula sa core leaders na nag-cascade ng mga news, information sa pamamagitan ng Zoom webinars. Isa yan sa giant na kinalaban natin paano humarap sa camera, paano magsalita sa camera. Kahit wala kang kakaharap na tao, laptop mo lamang o cellphone, ay nandun pa rin yung kurug-kurug ba? Nandun pa rin nervyos-nervyos. Sino sa inyo ang nakatikim ng kurug-kurug? Ninenervyos kayo kahit wala kayong kaharap naman. Pero tumuloy pa rin. Di po ba? Tumuloy pa rin. Kaya ang sabi ko dyan, salute! We have the First Vitaplus Web University. Kaya gumandagan na lang description ko sa mga webinars ng First Vitaplus. Ginawa kong Web University. Salute to all organizers and lovable speakers. Salute to Ma'am Doy and Sir Sok and to all First Vitaplus staff na tuloy-tuloy na napaka-positive nila sa pag-alalay sa atin. Number 3, proactive leaders. Maraming leaders nag-adapt, nag-level up ang kanilang skills, yung kanilang attitude and belief. Sila ang makikita mo sa Facebook, makikita mo sa YouTube, makikita mo na tuloy ang kanilang buhay sa negosyo. Meron din namang mga pabebe. Ang mga pabebe, matampuhin, naiiwan. Nung wala pang pandemya, ito yung hatid sundo mo.
nung nagkaroon pandemya, pabebe pa rin. O kaya may pasintabi ko dyan, excuse me po. Why there are negative-oriented people? Ayan, ang sagot po na sa page 33. Sana abutin natin yung page 33 na yan. Kung hindi man, hindi na yan. Next na lang. Abangan. Why do we need to keep the power of encouragement? Alam niyo po, walang ibang magtutulungan kundi positive sa negative. Anong matututunan mo sa negative? Eh, magpasalamat ka na lang. Salamat, hindi ako naging katulad niya. O, di ba? Merong magaling na speaker, merong hindi magaling na speaker. Ano natutunan mo sa hindi magaling na speaker? Eh, magpasalamat ka, meron ka rin natutunan sa sarili mo para mag-level up. Bakit kailangan natin yung power of encouragement? Maraming dahilan para tayo magtuloy. Some reasons to become strong. Because, yan, dahil meron akong best company. Yung iba nag-iisip magtayo ng negosyo bagay sa pandemya. Kaya sumikat ang mga nagbebenta ng alcohol, ng mga face mask, ang mga face shield, mga pagkaing i-deliver ng mga dealer ng First Vita Plus, siya ay kabilang na sa best company. Meron pa siyang best products. Kaya isa sa assignment din natin, balikan nga natin pag-aralan yung literature ng products natin. Yung ating flyers, nandun po kasi ang sikreto bakit the best ang products. Liban dun sa maraming testimonials, maraming napagaling, maraming natulungan, andun sa ating unang mga flyers ang reason kung bakit magaling ang products. Isa pa ay napakarami nating best trainings. Ang dami nating mga teachers, consultant na makikita mo ngayon sa webinar. Pag nagtayo ka ng isang negosyo, maghahanap ka ng mga consultant, mga advisors, susweldohan mo lahat yun. Pero dahil may First Vita Plus, nakapackage na yan. Kailangan mo ang karunungan ng doktor, marami tayong doktor na willing na magbahagi ng kanilang mga kaalaman. Bahala na ang company at saka siya na mag-uusap ang makikinabang lahat ng estudyante sa webinar. Core leaders, meron kang core leaders. Magtuloy ka dahil marami kang core leaders. Nag-aabang. Pangatlo, marami tayong needs. Bakit kailangan mo maging strong? Marami tayong needs. Kapag kami namamatay, alam nyo ba, at nag-a-advise tayo ng condolence doon sa mga nakikita natin nagbago ng profile sa Facebook, naging kandila na lang o kaya naging maitim na lang yung profile niya. Ang magandang ini-advise ko, to die is to rest. Pagod na yung pasyente, kaya kailangan na magpahinga. Pero at the back of my mind, naisip ko, to live is to work. To die is to rest. To live is to work. To live is to move. Kung bukas buhay ka pa, may reason ka para mag-move. May reason ka para magtrabaho. Bakit? Marami kang needs. Kung hindi man sa'yo, yung loved ones mo. Marami silang kailangan. Lalo kung ikaw lamang ang inaasahan nila. Palakpak naman sa mga nanay, tatay na ikaw lamang ang inaasahan ng mga anak mo. Pero tingnan nyo po, kapag ka ang mga nanay, tatay nawala, ang batang maagang naulila, nagmamature agad ang isip para lamang lumaban sa buhay kasi meron siyang pamilya pa rin, tinitingnan, meron siyang mahal sa buhay pa rin. Reason kung bakit kailangan maging malakas, meron kang God. Kung ano man ang definition natin sa Diyos natin kinikilala, iba ang Diyos ng Muslim, ng mga Chinese, mga Japanese, tayo po, meron tayong isang Diyos na bumubuhay sa iyo. Kahit hindi ka nag-pray kagabi, hindi ka nagdasal, hindi ka nanalangin kagabi, sabi ni Lord, hindi man lang nagpasalamat o bubuhayin pa rin kita bukas. Kung buhay ka pa bukas, to live is to work. To live is to do action. Dahil may dahilan ka kung bakit ka magpalakas. Ayos po? Thumbs up po? Next, ang nakikita nyo dito sa ating picture ay dalawang magkalaban, si David and Goliath. Nakasulat dyan, no King David if there's no Goliath to be killed and succeeded. Ano ang encouragement o pagpapalakas ng loob sa picture na to? Ang tanong ko sa mga nanonood, sino ang Goliath mo sa buhay? Sino mga kontrabida mo sa buhay? Bit-bit mo si power pack, lalabas ka lang, magdi-deliver, ano sinasabi? Oy, walang lalabas. Oy, tigas talaga ng ulo mo. Oy, sino-sino yung mga umaaway sa'yo? Ang COVID-19 ay isa sa mga gulayat na ating pong sinasagupa ngayon. Pero sino ka in front of your gulayat? Kung si King David, nung napagtagumpay niya, napatay niya si gulayat, siya yung nahirang na hari. Ang tanong, ikaw ba ang susunod na hari? Ikaw ba ang susunod na reyna para sa pamilya?
Okay, pangatlo. Ang next picture ko ay no Savior if there's no Judas. Savior, Jesus Christ. Para magawa ni Jesus Christ ang kanyang trabaho na maging Savior, kailangan daanan niya ang halik Judas. Daanan niya ang paghirap. Daanan niya ang kamatayan. Ano naman ang relation nito sa atin? Alam nyo, dahil sa pandemya ay maraming tao ang naging maka-Bible. Ano po, balik sa Bible sila. Dito, ang leksyon na makikita ko rito, be a savior to other people. Papaano ka makakatulong ngayon? First by the Plus, ikaw at ang First by the Plus, pwede kang tumulong. Kaya nakikita sa Facebook, lumilipad ang agila, papunta doon sa may sakit. Yung iba, dati hindi nila alam kung ano halaga na First by the Plus natin. Dahil wala na silang mainom, pampalakas resistensya, wala na silang mabilhan, naalala ka bigla, di ba may kape ka na magaling sa ganito? Di ba meron kang juice na magaling sa ganito? Dahil ikaw ang nakilala nila, nabigyan mo sila ng product. At ang maganda, nag-message sila. Salamat ha, nang dahil sa'yo, nabuhay ang nanay ko. Dahil sa'yo, yung anak ko, okay na. Dahil sa'yo, di ba, naging savior tayo? Okay, more words of its encouragement. God will not permit the godly to slip and fall. Meron kayong picture na nakikita, breaking free from discouragement. Be a warrior, not a warrior. May mga inalis, kaya ko sinabi ito, may mga inalis sa First by the Plus, may mga umalis sa First by the Plus, text sa'yo. Call sa'yo. Ngayon, ano reaction mo ngayon? May problema sila eh. Gusto nila, idamay ka sa problema nila. Para huwag kang madamay sa problema nila, i-block mo na sila para hindi madagdagan ang problema mo. Yun po ibig sabihin ng break the ties, yung kaugnayan mo sa kanila. Next, gusto mong umulat, gusto mong umasenso. Ang pag-asenso, you plus God and humility. Yun po lesson yan. Universal rule of success. Ang nagpapakababa ay itinataas niya. Ang nagmamataas ay ibinabagsak niya. Minsan kahit anong gawin mo na, ginagawa mong araw ang gabi, wala pa rin nangyayari. Ginawa mo ng lahat. Negosyo mo ng lahat. Tinarabaho mo ng lahat. Wala pa rin nangyayari. May problema. You plus God and humility. Nung ikay mahirap, andun ba yung spirit ng humility? Meron nga mahirap ang buhay, ang yayabang na ng isip. Pag ako yumaman, pababagsakin ko yan. Pag nagtayo ko ng negosyo, lalabanan ko yan. Yung isip niya, kalaban ng pinanggagalingan ng prosperity. First by the Plus ang pag-usapan. Si Ma'am Doy, sa aming mga meetings, doon mo ma-assess si Ma'am, napaka-humble niyang tao. Wala siyang ere ng pagyayabang, wala siyang espiritu na panlulupig sa kapwa, produkto, kapwa, wala eh. Kaya yan, nakasulat yan, Ma'am Doy is so humble. Mabuti siyang tao. Napakasarap siyang suportahan. The best siyang magmahal at nagpapatawad. Marami siyang pinatawad. Kaya lalo siyang pinagpala. Ano ngayon? Dealers niya tayo. Leaders niya tayo. Copy. Habang ikay pinayayaman, magpakumbaba. At ang hinahangaan ng mga tao, yung humble kausap. Di mo alam na yung kausap mo, napakayaman pala, napakatalino pala. Malalaman mo na lamang sa iba, masyasyak ka na lang, ganun pala yun. Hindi ko man lang makita yung ganun po yun. Mahahalata natin. Okay, next. Kaya si First by the Plus, simula noong 2005, noong ito yung nag-start. 2013, nung magkaroon ng press release, si Ma'am Doy sa kanyang talumpati. As of 2013, ang First by the Plus company created more than 40,000 multimillionaires and millionaires. 2021 ngayon. Ilan ang nadagdag? Kaya kung nakikita mo ang picture na yan, na napakaraming umattend, yung iba katabi mo, mga nagtagumpay, yumaman na, ano kaya ang meaning nun? You are the next. Sabihin nyo nga, I will be the next. Next is keep your faith and work it out. Si Ma'am Doy at saka yung mga negosyanteng nagsiyaman. Makikita nyo po ang mga produkto, tayo gulay. Yung isa sapatos, yung isa kandila, yung isa tobacco.
Yung isa tilapia, yung isa botelya. Ano yung botelya? Si Mariano Quez sa Mercury Drug. Katatapos ang gera, meron siyang botelya na anong pangalan ng kanyang ibinibenta ay Sulpatysol. Alam niyo po ang common action. Bakit nagsiyaman ang mga ito? Nagsimula lahat sa isang maliit na binhi. Tulad ni First Vita Plus, nagsimula sa isang power pack. Limang gulay, si Ma'am Doy, bit-bit ang power pack. Na naniniwala, marami ito matutulungan. Maraming gagaling na may sakit. Maraming ubuulat. Mula doon, maraming ang yumaman. Pero ang tanong, sila ba'y nahirapan? Sila ba'y, papaano kaya sila na naka-encounter ng mga frustrations, sa mga discouragement mula doon sa mga taong una nilang binibentahan? Bakit ko sinasabi yun? Maaari kasi yun din ang ating mararanasan. May nahihirapan din tayo. Pero sila'y tumuloy, sila'y yumaman. Ito na po yung topic ko na kanina, page ka ko, 33. Ito po'y sagot. Bakit po yung iba hindi nagtagumpay? Maganda naman ang products natin, maganda naman ang company natin. Magaling naman ang training program natin. Alam niyo po kasi, may mga bumubulong sa atin, kaliwat kanan. Depende sa kung sino pinapakinggan mo. Kapag ikaw ay nasa training, nasa company training, power, sinisigaw mo, okay, power. Pag uwi mo sa bahay, no power. Who dictates you? Who drives you? Kapag ka ikaw ay nag-iisa na. So, what's in your mind after training? What's in your mind kapag nag-iisa ka na? Alamin mo nga, baka yung brain sa'yo, yung isip sa'yo, hindi mo alam, hindi mo kabisado ang brain, hindi mo kilala ang iyong brain. Alam niyo po, ang brain natin ayon sa natural law. Natural law. Kung ano yung natural law, Bible po yun. Ang brain ng bawat isa, masyasak po tayo. Ang ratio na ibinigay, 75% meron tayong negative brain. 25% meron tayong positive brain. Kung titignan nyo po ang ratio, napakatindi ang kalaban, 75%. Bakit kayo mas malaki ang kalaban? Pagka tayo nasa mundo na punong-puno ng negativity, marami tayong kapiling sa buhay at sa bahay na puro nega. Pag nagsalita nega na, no? Kaya sa mga yumaman, mas marami ang mahihirap sa mundo kaysa mayaman. Kasi nga naghari sa kanila yung 75-25. Napaka-powerful ang negative brain na ito. Kaya maraming mahirap. Kaya natin pag-uusapan bago tayo kumausap na ibang tao. Kapag ka nagsalita na siya ng puro negative, mangingiti ka na lamang, tama yung training kanina. Saan galing itong nega brain and positive brain information? Sa natural law, hindi pa tayo pinapanganak kung kailan ginawa ang Bible, lalo yung New Testament. Nagsimula noong 33 AD hanggang 100 AD nung matapos ang last book, the New Testament. Hindi ka pa ipinapanganak, may paliwanag na po yung brain situation natin. Tingnan natin yung four rooms ng ating natural law. Sa unang room, may mga brain na rocky, nakalagay sa kanilang mabatong lugar. 25% nasa rocky places. Ang pangalawa, 25% fell on the side of the road. Ang utak niya nandoon sa mga bato, pusong bato. Pangatlo, 25 seeds fell among thorns, matinik na problema, maproblema. At 25% lamang ang good soil. Okay, mamili nga kayo kung saan kayo dyan. Siyempre, pipili nyo good soil. Ano ang ugali nung nasa 3 rooms na negative rooms? Maaring, pag nakita mo yung ugali na nasa 3 rooms na yun, masyasyak ka. Kahit pinipili lang isip mo, nandito ako sa good soil, gusto ko sa good soil, gusto ko dito sa 25% na ito. Ano ba ang ugali na nasa 3 rooms na yan? Kaya, bato-bato sa langit, tamaan mo mite. Bakit yung kinausap ko hindi sumali? Maaring ganito siya. Puntaan natin yung first room. Ano-anong mga attitude, reaction ng mga nasa rooms, iba't ibang rooms? Una, nakikinig sa'yo, nakikinig, pero di pumapasok sa puso niya ang nadinig niya. Nakikipower. Baka nasa puso't isip niya, nung nakikinig sa'yo, may merienda ba? May sample ba? Makakautang ba ako sa nag-invite sa akin? Iba yung nasa isip. Pag uwi, inalis agad ng ibon o ni Satanas ang nadinig.
O, pag-uwi niya, saan ka galing? Ay, doon, payaman, payaman. O, kalunguhan, sabi nung kausap niya. Naku, ang ganda ng product. Eh, lang kwenta ang product. May kumukontra agad. O, sige, gusto natin sa 25% positive. Pero, mararanasan natin, dadaan tayo sa negative rooms. Next room, nadinig, nakinig. Pero walang ugat sa puso ang nadinig niya. Sasalito. Walang ugat sa puso ang nadinig niya. Bakit? Nakita ng kanyang isip. Mahirap pala yan. Madaling sumuko sa hirap tong kausap ko. Mahina ang loob sa kritisismo tong kausap ko. Pangatlong room. Madaling mabalisa. Nakatingin sa kayamanan. Payaman. Gusto ko yan. Ayaw namang magtrabaho. Maramdamin. Puro takot. Duda. Sige, gusto ko yan. Pero hatid sundo mo ko, ha? Gusto ko yan, pero ikaw lahat, ha? Ikaw mag-i-invite, ikaw mag-deliver, ikaw lahat, upline, ha? Ikaw lahat. Ano sa sagot mo sa kanya? Power? Ngayon, ang tanong, saan mo gusto? Nasa ika-apat na room. Pero ang tanong, naging ugali mo rin ba minsan yung nasa 3 rooms? Yes. Nasa brain natin yan. Nakikinig, ang nasa 4th room na tayo, nakikinig, inuunawa, ito po yung leader na maganda, inuunawa, isinasa puso ang pinapakinggan. Ano pa? Gustong matuto, gustong mag-talk, gustong mag-marketing, gustong maging leader. Naging aktibo, gumawa ng aksyon, nagtrabaho, nagbunga, tig-100, tig-60, tig-30. Meron siyang mga pay-ins. Ngayon, ang tanong, what's in your mind? Kapag ang isip ng tao, kapag ang isip ng kausap ko, punong-puno ng takot, punong-puno na yung utak niya, punong-puno ng takot. Wala nang space ang utak niya sa pangarap. Wala nang space. Kakargahan mo ng pangarap, tumatapon lang. Kakargahan mo ng mga pabor, magti-training ka, tatapon lang. Kasi ang utak niya, punong-puno na ng fears, punong-puno na ng takot, punong-puno na ng duda. Hindi sumali. Bakit? Punong-puno yung utak niya ng takot. Mamaya alamin natin yung mga takot na yan. Sabi naman ng iba, hindi ako ganyan, upline. Power ako, upline. Swerte mo. Na-manage mo. Naging kakapi mo yung utak mo. Napatay mo yung 75% na kaaway. Halimbawa, nag-positive ka na. Positive pa. 100% positive. Yung asawa mo, 100% negative. O. Nanay mo, 100% din negative. Bakbakan yan. Kaya ang payo ng iba, mag-ibang lugar ka muna. Pwede bang iwan yung bahay mo? Pwede mo bang iwan yung mga anak mo? Kaya ang kailangan lang, face your fear. Sabihin nyo nga po, face your fear. Face your fear. Harapin mo ang kinatatakutan mo. Ang masama, pag hindi mo hinarap ang kinatatakutan mo, baliktarin yung basahin. Fear your face. Fear your face. Takot ka na sa lahat. Pati sa pagmumukha mo, dumating ang time, darating ang time, wala ka nang tiwala sa sarili mo. Wala na. 100% negative ka na eh. Ayaw mo nang bumangon. Inaantay mo na lamang yung kalawit ng kamatayan. Ito sa langit, tamaan, sa pool. Ano-ano ba yung nasa listahan mo ng mga baka? Okay, let's go. Sa unang listahan. Iniisip niyang magsimula sa negosyo. Iniisip niyang sumali. Nasa utak niya ito. Baka wala akong ma-invite. Gusto ko yan upline. Baka wala akong ma-invite. Hindi pa siya nag-i-invite, wala na siyang ma-invite. Baka walang sumali, baka walang pera yung kakausapin ko upline, baka malaki sa kanya yung puhunan upline, baka hindi niya kaya ang negosyo, baka busy kasi may trabaho yung kausap ko, baka ayaw kasi may negosyo na, baka walang time upline, nag-aaral eh, may trabaho yung upline, baka ayaw sumama kasi malayo eh. Ang tanong, ganyan ka din ba minsan? Tango-tango nga ako dyan. Ganon ka ba minsan? Okay, ganon ka ba minsan? Yes or no? Oh, mabuti naalis mo yan. Dahil kapag ka laging nandyan sa isip mo yan, nakakahawa yan. Hindi lamang yung virus mula sa COVID ang nakakahawa. Mas matindi itong virus na nasa backlist. Okay, puntahan natin yung pangalawa. Takot. Hindi pa niya ginagawa negosyo, ito na ang nananakot sa kanya. Nasa horror haunted house siya. Oh, ito. Gusto kong sumali. Baka malugi. Hindi ka pa sumasali. Lugi na usapan. Takot magkamali. Kaya ayaw kong sumubok. Ayaw kong magkamali. Takot akong magkamali. Takot mag-umpisa. Takot mapagsabihan. Takot mag-ipagsapalaran. Takot mapagod. Takot na maloko. Takot na ma-reject.
takot na sumablay. Iba pang takot. Ngayon, takot sa COVID. Kaya hinahantay ko dito, ano po sagot na may-ari? Ano po ang sagot na may-ari? Ngayon, bago natin makita yung sagot ng may-ari, tignan muna natin ang ending list. Nakalista na rin po yung ending, ang hangganan ng... Anong nangyari sa negative brain? Hindi umasenso, hindi guminhawa buhay, sayang, hindi niya na-discover mga talents niya, hindi niya alam ang galing pala, pagiging super duper negative, naging positive, ito yung sinasabi natin, naging super duper positive. Super galing magnega, kapag ito nag-positive, super galing na speaker. Ano pa, hindi natuto, hindi nag-enjoy, hindi nagtagumpay, hindi umaman. Kaya, hindi niya naabot ang kanyang mga pangarap. Ano po ang sagot ng may-ari sa mga problema nila? Meron tayong global mission. Ang mission ay turuan ang bawat tao na mangarap ng magandang buhay. Mas mayaman kaysa dati niyang kalagayan, kaya nating marating ang isang destinasyon, ang ultimate freedom. Ginawa ko lang Tagalog kasi mas masarap pakinggan yung Tagalog. Anong misyon ng bawat isa? Kapag tayo pumasok sa negosyo to, nakahanda kang magturo. Turuan ang bawat tao na mangarap ng magandang buhay. Kahit ikaw ay nagtuturo ay hindi pa maganda buhay mo dahil positive ka na, na-feel mo na dun ka papunta sa magandang buhay. E mayaman po yung kakausapin ko, kaya may next sentence eh. Mas mayaman kaysa dating kalagayan. Alam niyo po ba yun ay mayaman lalo pang nagpapayaman? Kung ikay mahirap ngayon, magpayaman ka. Kung ikay mayaman ngayon, lalo ka magpayaman. Next na sinabi ni Ma'am, kaya natin. We can do it. Hindi ka nag-iisa, isinasama ni Ma'am ang sarili niya sa iyo. Kaya natin. Marating natin ang isang destination, the ultimate freedom. Kaya meron tayong webinar ngayon eh. Meron tayong University ng Karunungan na nasa Zoom webinar. Andyan sa bahay mo. Problemahin mo na lang magkaroon ng malakas na Wi-Fi. So, brain is a transformer. Alam nyo ba yung brain natin transformer? Kung ano ang nasa utak natin, kung yan ay negative, pwede bang gawin mo itong positive? Pwede. Kasi hawak mo isip mo. Yung iniisip mo na negative, kaya mong isiping positive. Halimbawa lang, hindi ka yayaman sa ginagawa mo. Sino may sabi niyan? Maaring nanay mo, tatay mo, asawa mo. Labas ka ng labas, layas ka ng layas, lakad ka ng lakad, umalis ka madaling araw, gabi ka na, o madaling araw ka umuwi. Ano sinabi? Nako, naloko ka, walang mangyayari, hindi ka yayaman sa ginagawa mo. Sinasabi niya yan. Kung yan ang natitinig ng brain mo, baka pumasok sa brain mo yan. Ano gagawin mo ngayon sa negative, gawin mong positive? Yayaman ako sa ginagawa ko. Sabihin nyo nga po sa inyong isip, yayaman ako sa ginagawa ko. Naniniwala kang yayaman ka sa ginagawa mo. Pangalawa, hindi ka magkakakotse sa ginagawa mo. Yan si Ma'am Janet ang nakikita ko sa first page ng ating ano eh. Si Ma'am Janet, noon nakikikotse lang sa asawa. No? Ngayon may sariling kotse. Inisip niya, magkakaroon ko ng sariling kotse. Ngayon si Ma'am Janet nagdadrive ng sariling kotse. Hindi ka magkakabahay sa ginagawa mo. Tulad ng kaibigan namin sa Cebu, si Ma'am Lisa. Dati ang bahay niya maliit, ngayon dala-dalawa, tatlo-tatlo bahay. Magkakabahay ako sa ginagawa ko. Ano ang ating nakita, yung brain bilang transformer? What you think is what you become. What you think is what you... Sa training po na ginagawa natin kahit saan, pinapositive ka ng upline, pinapositive ka ng mga trainers, pinapositive ka ng mga nag-invite sa'yo. Pero pinawawaki ka naman pagkatapos. Minsan, pag natitinig ko yung waki tayo, umaasi man sigmura ko eh. Hindi ako nagwawaki. Alam nyo kung ibig sabihin ng waki? Tingnan nyo yung meaning ng waki. Waki means insanity. Kabaliwan. Ginagawa kang lahat ng kabaliwan. Idiot. Negative. Image. Diba? Next, the best reaction beyond pandemics is a massive success. Kaya tuwing nakikita nyo po ang ating mga picture sa mga anniversary, nandoon nakikita mo mga successful people, maraming nakapasok, mayroon din nakapasok, pero lagi mong sinasabi, you are the next. You are the next. Mag-positive ka lang. Lastly, marami tayong kasamahan, na mayapa na, bye-bye world na sila. Who are you?
sa iyong pagtanda. Alam niyo, kapag nakasama ka sa lamayan, sa paglilibing, ma-assess mo ang kalagayan ng mga tao na nasa lamayan. May malulungkot, mayroong relax lang, mayroong okay lang. Pero ang nakikita mo na medyo hindi maganda kalagayan, parang nilalagnat, parang siya magkakasakit, ayaw pong mag-shoulder ng pagpapalamay at pagpapalibing. Ano dahilan? Ang maglibing, hindi ganun-ganun lang. Di ko lang alam kung paano yung nililibing ang namatay sa COVID. Wala akong idea. Ang nakikita ko lang, iniisip ng iba, magkano kaya yung kabahong? Magkano kaya serbisyo ng funeraria? Magkano kaya yung maghahatid ng mga sasakyan? Hindi lang yun ha. Magkano kaya yung paglilibingan? Magkano kaya yung... Alam nyo, ang pinag-uusapan niya, puro magkano na eh. Tayo po na nabubuhay ngayon, meron ba tayong magkano na maiiwan? Sabi mo nga sa katabi mo, magkano ka? May maiiwan ba tayo? Meron ba tayong naiwan na pambili ng kabahong natin? Napaka-morbid ang ating ending, ano? Pagkat yan ang science of life, paghandaan din natin, sino ang malungkot kapag nawala ka na? Yung magpapalibing sa'yo. Kung pwede nga lang, gumawa ka ng kasulatan, pag ako namatay, ibalot niyo ako sa banig at itapon niyo lang sa dagat. Para akong nakalaglag lang na cellphone kung saan. Hindi eh. Kaya po, ang pinaghahandaan natin ngayon, sino ka? Sino ka? Ngayon, buhay ka. To live is to work. To live is to do action. To die is to rest. Gusto kong iwan ang magandang kwento tungkol dito. Paborito ko ito eh. Ang maestra at ang first bite of plum. Merong maestra, masipag. Walang anak. Kalahati sweldo, ipon sa bangko, kalahati sa kanya. Yun lang. Matipid ang buhay. Kasi nga, talagang nuknukan sa pagkamatipid itong maestra na ito. Tuwing sweldo, punta sa bangko, ipunin sa savings yung kalahati, kalahati kanya. Merong first bite of plus, ayaw uminom, mahal daw. Nakakita ng prutas, ayaw bumili, mahal daw. Ipon, ipon, ipon. May nagbenta sa kanya ng products, kape, juices ng first bite of plus, ayaw timplayin sapagkat presyo ang tinitingnan. Therefore, hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili. Pinagkakaitan niya, sarili niya, naalagaan. Gusto kong uminom, pero mahal. Gusto kong lumakas, pero di ko magawa kasi mahal. Kaya, ngayon, anong sa madaling kwento, itong si Maestra, namatay ang Maestra. Kaya, ang mga pera dahil sa ang kanyang testament ay iwan para sa mga mahal sa buhay. Masayang-masaya ang mga naiwan. Naglalamay ang mga naiwan. Ang mga naiwan, dahil may pera sila, sila yung nagkakape. Wow! Sila yung timplanan-timplanan juice ni Maestra. Palakpak naman kayo dyan. Sila yung umubo sa products ni Maestra. Samantalang si Maestra, pinagkakaita ng kanyang sarili na matikman ang ganda at sarap ng First Bite of Plus products. Ano ang lesson dyan? Ikaw na dealer ng First Bite of Plus, wag mo namang pabayaan ang iyong sarili. Kung ikaw nagtuturo sa iba, tignan nyo daliri nyo pag nagtuturo kayo sa iba. Tatlong daliri ang nakaturo sa sarili mo. Ano sila? Alagaan mo sarili mo, bantayan mo sarili mo, mag-ingat ka, 3 times more pala dapat mong gawin sa iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili, alagaan mo ang iyong sarili, katawan mo muna ang iyong aalagaan. Marami pa po tayong mga topics na sa darating na mga panahon. Maraming salamat sa pagkakataon. Nakaharap po kayo kahit sa Zoom. Binabati ko kayong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa. God bless you all. Stay alive. Stay healthy. Stay wealthy. Okay? Maraming salamat. God bless you all. God bless First Bite of Plus. God bless, Ma'am Doyen.